Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhat ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba, at matatanda ng bayan sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. At binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan. Binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari, nagpupunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa. Ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring pupuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak. Wika niya sa sarili. Ngunit, ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halikayo, patay natin. At nang mapasa atin ang kanyang mamanahin, kanilang sinunggaban siya, pinatay, at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon. At ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwel ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao kahit hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa ikawalo tayo
sa ikasiyam tayo na linggo ng ordinaryo o pangkaraniwang panahon. At ang ating pong tema ay tungkol sa katapatan, pagiging tapat. Ang isang tao, upang siya ay tapat at namuhay sa katapatan, siya ay totoo. At hindi lang totoo, nagpatutuo. At hindi lang nagpatutuo, ay kanyang ibinahagi ang daan tungo sa katotohanan at katarungan. Dito po natin dapat tingnan ang ating mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ni Tubit, unang bahagi. At ito yung nagpapahayag na si Tubit ay nagsumikap na mamuhay ng tapat sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang kanyang katapatan, una sa lahat, ay ginawang siya pang pinagtawanan. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ang mga taong matapat, ang mga taong matuwid, ang mga gumagawa ng mabuti. Sa halip, ay pinagludahan pa siya. Kaya sinasabi pa sa unang pagbasa na muntik na siyang patayin dahil sa kanyang ginagawa at hindi daw nadala, inuulit pa niya ang paggawa ng mabuti. Kung minsan ang paggawa ng mabuti ay pinagdudahan dahil ang akala ng iba, ang taong ito ay may selfish o tinatagong interest bakit ginagawa ng sagayon. Pero hindi nila alam na mga taong tapat ay mapahayag sa kanyang katapatan sa paggawa ng mabuti. Kaya sinasabi sa ating Salmo ngayon, 111, na mapalad siya na may takot sa Diyos, na ang Diyos na may magandang loob, ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos na umaasa na tayo rin ay tumatalima sa Kanya sa pamagitan ng pagiging matapat at gumagawa ng mabuti. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Versyo 1 hanggang 12, ang ating Panginoon ay sumagot sa mga otoridad. At sino po yung mga otoridad? Una, yung tinatawag na religious authority, ang punong saserdote. Pangalawa, yung may mga kaalaman tungkol sa batas. Ito yung mga eskriba. Pangatlo, yung mga membro ng Sanhedrin, yung mga kagawad, yung mga kongresista o assemblymen na tinatawag nilang matatanda ng bayan, elders. At ito yung mga political na otoridad. Ang mga political na otoridad at ang mga otoridad sa relihiyon ay nagpapairal ng kanilang mga panindigan, ng kanilang mga pamamaraan at ng kanilang karakaran, na kung saan hindi nila katanggap-tanggap ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay nagtuturo ng katarungan, ng katotohanan, ng kabutihan. At ang kanyang ipinapahayag ay ang pagtuturo sa kanila na lahat ng mga naasaad sa Torah, Torah ibig sabihin, mga aklat ng kautusan, ay isang buhay na may pag-ibig, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Ang Torah o mga kautusan na kailang pinapairal ay dahilan din na hindi katanggap-tanggap
ng mga pinuno na nasa templo at pinuno nasa politika ang mga propeta, sapagkat nagtuturo din ng katotohanan at ng katarungan at ng paggalang sa karapatan at sila'y tapat sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpahayag sa pamamagitan ng talinghaga ng ating Panginoon ng kasaysayan ng kaligtasan sa Israel, na kung saan sinasabi ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, Versikul 1 hanggang 7, na ang Israel ay isang taniman ng ubas, uubasan. At ang Panginoong Diyos ay nagtanim ng napakaganda na puno, ngunit nagbunga ito ng hindi maganda. Ibig sabihin, hindi tumatalima at sumasang-ayon ang mga namumuno sa templo at ang mga namumuno sa gobyerno. Kaya nagpadala ang Panginoong Diyos ng mga propeta. Isa-isa silang inuusig, pinahirapan, at pinatay ang iba sa kanila. At pinadala na ang kanyang bugtong na anak. Walang iba ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngunit ito'y patayin din nila, sapagkat nagtuturo din ng katotohanan. Ayaw ng mga nasa gobyerno na mapahayag at mabulaslas ang kanilang mga sikrito na sila'y mga kurakot at ang dinidipinsa lang ay ang kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Kaya pinapatay rin ang ating Poong Hesus Nazareno. Dito sa ating ebanghelyo, itinutuwid ng Panginoon ang mali na kalakaran ng mga namumuno sa reliyon at ng namumuno sa pamahalaan. At kanya pong sinasabi ano ang kanyang otoridad nung siya'y sagkain at tinatanong, ano ang otoridad mo na ginagawa mo ito? Dahil tinanong siya ng ganito, bago itong ating ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 12, tinanong ng mga otoridad sa ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 11, Versyo 28, bakit mo ito ginagawa, anong otoridad mo? At ngayon, ang simple ang sagot ng Panginoon, ito yung talinghaga sa ngayon, na mayroon pong tatlong kahulugan nito. Una, ang tunay na otoridad ng Panginoong Hesus, siya ang tagapagmana sapagkat siya ang anak ng Diyos na Ama. Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 6. Pangalawa, ay kanya pong ipinapahayag ang kamalian ng mga nasa otoridad, ang kanilang pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Nasa versikulo 3 hanggang 8 ng ating ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 12. At kanya pong dinidipinsa ang pagtuturo at ang otoridad ng mga propeta. Versikulo 2 hanggang 5 ng ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos Kapitulo 12. At pang-apat ay kanyang ibinulgar, kanyang sinasabi ang katotohanan na nagmanipulate, nagkaroon sila ng pagkontrol ng kanilang pamamahala. Nagkaroon sila ng mali na interes na gusto lang manatili sa posisyon upang ipagtanggol ang kanilang pamilya, upang ang mga maliliit na siyang laging biktima ay siya lang patayin upang itigil ang pagpahayag ng katotohanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, ano ba ang nakikita ninyo na larawan at mensahe para sa atin sa ngayon? Ito ba'y nangyayari din sa atin?
At kung nangyari sa atin, kanino tayo pumanig? Kay Kristo ba na pinatay dahil sa katotohanan at sa katarungan at sa pagpapairal ng buhay ng pag-ibig? O sa mga interes ng mga namumuno na mali? Ikaw, kanino ka? Kay Kristo o sa sinusuporta mo na mga gumagawa ng kamalian?